Ang tanong. What are the salient points on regional trial court and municipal trial court? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Regional Trial Court, RTC. What is the jurisdiction of a Regional Trial Court or RTC? Aim smart. Your review authority. By the way, yung RTC, tinatawag din niya na second level court. Second level court. Dati, noong unang panahon, ang tawag sa RTC ay CFI, Court of First Instance. Court of First Instance. Dati ah, ngayon ang tawag na natin RTC or Second Level Courts. Generally, it has jurisdiction over criminal cases where the imposable penalty is more than 6 years imprisonment. Alam na natin yan. Ang halimbawa natin kanina dyan ay parricide. Dahil ang parricide ay pinaparusahan sa ating batas, Article 246 ng Reclusion Perpetua, na may katumbas na 20 years and 1 day to 40 years. Kaya ang RTC ang may jurisdiction dahil ang penalty ay more than 6 years imprisonment as a general rule. Kasi meron yung exception. Mamaya, alamin natin kung ano yung exception. Likewise, its jurisdiction over criminal cases are said to be general. Bakit general? Pag tinanong kayo, which court has general jurisdiction? Ang tamang sagot, RTC. Ang susunod na tanong, bakit general? Anong ibig sabihin ng general? It means that if the cases are not within the jurisdiction of any other courts, the same are lodged with the RTC. Kaya tinawag na general dahil kapag ka yung kaso daw ay wala sa mga jurisdiction ng ibang korte, hindi sa MTC, hindi sa Court of Appeals, hindi sa Sandigan Bayan, hindi sa Supreme Court, ang may jurisdiction dyan ay walang iba kundi ang RTC. Ibig sabihin, default. Pag wala nang aangkin, pupunta yan sa RTC. Ganon kasimple. Puntahan natin ang Municipal Trial Court or MTC. What is the jurisdiction of MTC? Aim smart. Your review authority. Dati, ang tawag sa MTC ay inferior court. Bakit inferior? Ano ba ang ibig sabihin ng inferior? Mataas o mababa? Mababa. Bakit? Dahil ang kabaliktaran ng inferior ay superior. Yun naman yung Korte Suprema or Supreme Court. Ang MTC ay tinatawag ding First Level Court. Ano yung first level? Yung unang baitang. Kaya pag tinanong kayo sa ating mga pagsusulit, ano ang pinakamababang korte sa ating bansa? Huwag kayong sasagot ng barangay court. Dahil ang sabi ng iba, barangay court daw. Dahil sa barangay muna. Tanong, korte ba ang barangay? Kasi di ba may katarungan pang barangay na ating tatalakayin pag tumungo tayo sa community. Ang katarungan pang barangay, ang barangay mismo ay hindi hukuman, hindi ang korte. Tatandaan natin, ang korte ay under the judiciary. Balikan natin, ang tatlong sangay ng ating gobyerno, legislative, executive, judiciary. Pagka korte, under yan ng judiciary. Ang barangay, under yan ng executive. Aim smart. Your review authority. Kaya ang first level court, ang pinakaunang-unang baitang ng mga korte sa ating bansa ay walang iba kundi ang MTC or Municipal Trial Court. Ano ang jurisdiction ng MTC? Ang sabi dyan, ang jurisdiction ng MTC basically under Section 25, Batas Pambansa Bilang 129, it has jurisdiction over criminal cases
where the imposable penalty is 6 years imprisonment or below. Kapag ka criminal cases ang pinag-uusapan natin, ang MTC ay may jurisdiction o puder kapag ka ang parusa sa krimen ay 6 taon o mas mababa pa na pagkakabilanggo. Halimbawa natin, less serious physical injuries. Ang penalty niyan ay hindi lalagpas ng 6 taon. Kaya kung magtutuloy ang kaso sa ating hukuman, ang hukuman na may puder o jurisdiction para dinggin ang kaso ng less serious physical injuries ay walang iba kundi ang first level court or municipal trial court. Tanong, ano ang batas na gumawa sa MTC? Ganun din sa ating RTC. Yan ay katulad ng batas na gumawa sa Court of Appeals. Walang iba kundi ang batas pambansa bilang 129. James Mark, your review authority. Now, ano naman ang pinagkaiba ng Metropolitan Trial Court, Municipal Circuit Trial Court, Municipal Trial Court, at yung Municipal Trial Court in Cities? Diba, yan yung tanong natin kanina. Alamin natin. James Mark, your review authority. Pag sinabi mong Metropolitan Trial Court, Metropolitan, nag-a-apply yan kapag ka yung MTC ay nasa NCR. Nandito sa Maynila, Metro Manila. Yung mga MTC sa Metro Manila, ang tawag Metropolitan Trial Court. Hindi tinatawag na Municipal Trial Court, ha? Ang tawag, Metropolitan Trial Court. Kapag ka nandito sa Metro Manila o kaya naman sa mga metropolitan area na ginawa ng batas. Kahit wala sa Metro Manila. Ibig sabihin, yung mga mauunlad na lungsod. Ang tawag nila dyan, Metropolitan Trial Court. James Mark, your review authority. Yung MTC na ordinaryo, yung Municipal Trial Court na kadalasan nating na e-encounter, yan yung mga korte sa mga municipality. Tandaan natin, ha? Ang Metropolitan Trial Court, nasa mga city yan. Kadalasan sa Metro Manila. Etong Municipal Trial Court, MTC. Halimbawa, dyan sa may Carmona, Cavite. Carmona is not a city. Carmona is a municipality. Kaya ang tawag doon sa MTC sa Carmona ay MTC or Municipal Trial Court. James Mark, your review authority. E ano naman yung MTCC or Municipal Trial Court in Cities? Halimbawa, dyan sa may Dasmariñas, Cavite. Ang Dasmariñas ay city na, di ba? Ang Dasmariñas ay isa ng lungsod. Kaya yung mababang korte dyan, yung first level court sa City of Dasmariñas ay tinatawag na MTCC, Municipal Trial Court in City. Nakuha? James Mark, your review authority. At yung panghuli, yung MCTC, Municipal Circuit Trial Court. Ito naman yung MTC pagdating dun sa 2, 3 o higit pang mga municipalities na pinagsama-sama under isang MTC. Anong halimbawa? Ang silang municipality. Ang nakakasakop na MTC sa silang kasama ang Amadeo. Yung Amadeo at yung silang under yan ng isang MTC. Ang tawag doon ay MCTC, Municipal Circuit Trial Court. Circuit, kumbaga pinagsama yung Amadeo at yung Silang. Lahat ng kaso na mangyayari sa Amadeo at Silang na ang parusa ay hindi lalagpas ng 6 taong pagkakabilanggo ay didinggin sa MCTC ng Silang. Dahil yung Silang, yun, nandun yung korte, nandun yung venue. Silang is the venue. Ha? Dahil nandun yung korte.
Pero kahit nangyari ang krimen sa Amadeo, basta hindi lalagpas ng 6 na taong pagkakabilanggo, didinggin pa rin yan dun sa MCTC sa Silang, Municipal Circuit Trial Court. Malinaw? Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating justice body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.